These are some balazos. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scenes. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Magandang araw mga kababayan! Welcome po sa paboritong Sunday Teleradio program ng Masang Pilipino, ang Digong Diaries Special Podcast. Ako po si Mocha Uson at live po tayo ngayon sa Facebook at sa Radio Pilipinas 1. Noong nakaraang Lunes, ang buong bansa po ay tumutok sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa loob ng isang taon, lahat tayo ay naging saksi sa pag-usbong ng mga positibong pagbabagong tinatamasa ng sambayan ng Pilipino ngayon. Kaya naman ngayong araw, babalikan natin ang ilan sa mga mahahalagang agenda na narinig natin kay Tatay Digong sa kanyang ulat sa batasan. Ang kaligtasan ng bawat Pilipino at pagsisiguro sa kinabukasan ng mga kabataan ay ilan lamang sa top priorities ng Duterte administration. Kaya naman, sa kanyang ikalawang SONA, sinigurado ni Tatay Digong na maipabatid sa lahat ang pagpapatuloy ng laban kontra illegal na droga at pagtatayo ng isang departamento sa executive branch na nakatutok sa pagresponde at pagmamonitor ng mga kalamidad. Panoorin natin ito. I believe then, as I believe still, that progress and development will sputter if criminals, illegal drugs, illegal users of drugs are allowed to roam on the streets freely, victimizing seemingly with impunity the innocent, the helpless. That is why I have resolved that no matter how long it takes, the fight against illegal drugs will continue because that is the root cause of so much evil and so much suffering. That weakens the social fabric and deters foreign investments from pouring in. I do not intend to loosen the leash in the campaign or lose the fight against illegal drugs. Neither do I intend to preside over the destruction of the Filipino youth by being timid and tentative in my decisions and actions. While we can control the acts of man, no one can control to stop and the fury and the rampage of weather, gun wild. When nature fights back, it does so with a vengeance. We have seen that the terrible toll that the super typhoon Yolanda and the succeeding typhoons exacted in terms of human life and property. Aside from droughts, tempests, and other problems, taking shape, which according to the OST Philbox, it is no longer just a distant possibility, but a probability earthquakes. Thus, we need to act decisively and fast because the threat is huge, real, and imminent. I am calling both houses of Congress to expeditiously draft a law establishing a new authority or department that is responsive to the prevailing 21st century conditions and empowered to best deliver the enhanced disaster resiliency and quick disaster response. I am directing the Cabinet Cluster on Climate Change and Adaptation and Disaster Risk Management to immediately work hand in hand with the concerned LGUs, the private sector, and the affected communities themselves in undertaking disaster measures, antidotes. At dahil po nais ng pamahalaang Duterte na palakasin pa ang ating disaster response facilities, makakasama po natin si Ms. Romina Marasigan, Public Affairs Office Chief
ng Office of Civil Defense para ibahagi sa atin ang mga mas modernong facilities na mapapakinabangan sa mga sakuna. Hello, Ma'am Romina Marasigan. Hello at magandang araw po sa iyo, Asik Mocha, at magandang araw din po sa ating mga ka-DDS. At si Ma'am Romina po ay ang ating spokesperson from the Office of Civil Defense. Ano yes. po ba itong Office of Civil Defense, ma'am? Ang Office of Civil Defense ng executive arm, no, at implementing arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. So siya yung nag-orchestrate ng mga initiatives ng ating pamahalaan papunta para doon sa ating mga every department, no, meron kasi miyembro sila nating National Council, siya yung nag-orchestrate at harmonize na mga gawain natin na hakbangin para sa pagsisiguro ng kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo na sa banta ng mga kalamidad at sakuna. Katulad po ng lindol, yes. bagyo, natural disasters, at hindi lang natural, pati po yung mga human-induced, gaya po nung mga nangyayari ngayon, no, sa Marawi City. Nangunguna po ang ating Office of Civil Defense kasama ang Department of Social Welfare and Development, pati ang Department of Health at iba-ibang ahensya na magsisiguro ng kalagayan naman po nung mga naapektuhan nung armed conflict doon. Napanggit po ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA na gusto niyang maging isa ng departamento ito, yung patungkol po sa sakuna, yung prevention, protection ng ating mga kababayan. Bakit po sa tingin niyo nabanggit ni Pangulo ito sa SONA niya, na gawing departamento na po ito? Alam niyo po kasi nakikita natin ngayon, ano, dahil ang ating butihing Pangulo ay talagang inuuna niya ang kalagayan ng ating mga kababayan at naging prioridad na ito yung makapagbigay ng agarang tulong o ayuda para sa kanila, panahon na para i-upscale o i-level up na natin ang serbisyo na maibibigay natin para sa ating mga kababayan. At magagawa ito kapag maging departamento na maaaring Department of Emergency Management o Disaster Management Department. Ito naman po ay alinsunod na rin sa mga naipanukala na ng ating mga senador noon, gaya ni Secretary Cayetano, na talagang nakikita natin na mahalaga na isang departamento na ito para mas makapag-focus tayo at maipalutang at maiuna na yung proyekto natin sa sinasabi nating civil defense at civilian protection. Kailangan pong i-upgrade, palakasin. Ano po bang estado ngayon dito sa inyong ahensya? Kakunti ba yung mga tinatawag natin, yung mga lifeboats ba yun? Di ba, pa nagbabaha sa Marikina, parang kailangan pang tumulong ng mga privadong mga mamamayan natin dahil kulang tayo sa gamit. Para po kasi sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi lang yung usapin kasi ng protection, no, lalo na sa banta ng sakuna, hindi po dahil sa mga equipment lamang ang kailangan natin. Hindi lamang po kung marami ka bang ambulansya, fire trucks, ganyan. Pero ang mahalaga dito, ang unang-una ay yung pagpapahalaga ng ating lokal na pamahalaan sa magiging manguna sa mga proyekto para sa proteksyon ng ating mga kababayan. Hindi lamang po yung lokal na pamahalaan, pati na rin po ng ating mga kababayan. Kasi maganda na kapag ano pa yung proyekto ng ating pamahalaan, key kasi dito yung suporta at yung kooperasyon ng ating mga kababayan. At yun ang kailangan natin i-upscale. Pag isa ka na kasing departamento, no, mas meron ka ng authority, mas malawak na rin ang iyong powers para na-implementa mo na ang mga programa at proyekto para sa kanilang protection, para na rin sa ikagaganda ng mga programa natin bilang isang bansa para sa disasters, pati sa emergencies, pati climate change. Kasama na rin ito sa lahat na maating matutugunan. Halimbawa, yung kaya po ba napag-desisyon na ni Pangulo na gawing departamento ito, dahil po sa nangyari sa Marawi? Sa tingin ko po, isa ito, no, sa mga dahilan kung bakit po nakita niya na dapat talaga mag-level up na ang ating bansa. Dahil hindi lang talaga natural hazards yung ating patutugunan. Hindi lang yung bagyo, baha, naku, lagi natin nararanasan yan. Yung lindol nga ngayon, parang sunod-sunod na ito nangyayari. Pero meron banta pa rin tayo na tinatawag natin na the big one in Metro Manila. May big one din ang Davao, may big one din ang Cebu City. So meron po tayo talagang pagbabanta na imminent ito. At hindi lang natural, meron ding human-induced gaya na nangyari sa Marawi City. Kaya sinasabi natin na talagang nakikita ng ating Pangulo ang kahalagahan na magkaroon na tayo ng isang departamento na makatututok na para sa mga pangangailangan ng ating kababayan. Ayan, Ma'am Romina, pag-usapan po natin yung sa Marawi. Dahil itong bangon Marawi o yung rehabilitasyon ng Marawi, ang ahensya po ninyo ang mangunguna, tama po ba, sa rehabilitation? Isa sa mga mangunguna, kasama ng DSWD,
DOH, and then po ang DepEd, apo. DND. In fact, ang chairman po dito ay si Secretary Delphine Lorenzana. Yes, at ang vice chairman ay si Secretary Mark Villar ng DPWH. Meron na po ba kayo? Ano po ba yung ano dito, sistema kung paano masisimulan yung rehabilitation po ng Marawi? Opo. Initially po, ang Task Force Bangon Marawi ay nagkaroon na ng series of meetings. Ito yung pag-o-organize kasi sa base po dun sa administrative order na ipinalabas po ng Pangulo, eh ang dahil nakikita natin na ano pa ba ang pangangailangan, pwede natin kasi expand yung membership nito. May mga subcommittees siya na tututok sa bawat sektor na kailangan natin patugunan na sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayan. Nung nagkaroon po sila ng series of meetings, hindi naman po pwede na ongoing pa po ang bakbakan sa Marawi. Baka iniisip po ng ating mga kababayan, nag-iintay lamang po kami. Oo. Tuloy na po ang ating mga ikinakasan na activities para sa pagbangon ng Marawi City at yung mga malapit dito na munisipyo. Yun po isa sa ginagawa natin ngayon, yung ating team na mangunguna sa ating Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Ito yung para magkaroon na tayo ng idea. Ilan bang paaralan na nasira doon? Ilan kaya mga police stations, ospital? No, hindi lamang kabahayan, pero pati na rin yung pagtingin natin yung mga restoration na sinasabi natin ng supply ng tubig, kuryente. Naku, baka wala rin talaga ng internet doon. So ito po, tinitignan na natin yung mga pangangailangan. Ito po ay gagawin na natin na assessment. Eh yung team po natin ngayon, all geared up and ready na po sila. No, any day po ngayon, may de-deploy na po sila sa periphery po ng Marawi City. Ibig sabihin, hindi sa gitna ng bakbakan, siyempre. Ay, hindi pa naman po. Opo, sa gilid-gilid. Uh-huh. Ito po kasi yung initial na datos na makukuha natin dito sa assessment na to ay magiging input para sa ating komprehensibong plano na magagawa po natin pagkatapos ng ating post-conflict needs assessment. Ayan. At pag-usapan naman po natin, ma'am, yung updates po on government and citizens' preparedness, capabilities in responding to disaster incidents. Sa tingin nyo ba, handa na ba tayo para dito sa the big one? Kung papansin niyo po, no, medyo matagal na rin po ako sa Office of Civil Defense, malaki na rin po ang naging improvement ng suporta at kooperasyon ng ating mga kababayan. Nung araw po kasi, pag sinabing evacuation, ayaw talaga. Nang kulang na lang po ay kung pwede niyo pong hilahin sila sa mga bahay nila. Pero ngayon po, mas marami na nakikiisa sa ating preemptive evacuation, sa mga evacuation mga procedures na nakikiisa na rin. At ang kinagandahan po nito ay yung nakita po natin, yung mga earthquake drills na ating ginagawa. Ito po, quarterly ito. Eh, kung mapapansin nyo po, ito pong dalawa na mga earthquake drills na ginawa natin sa taon na ito. Una po ay sa Cebu City, pangalawa po ay sa Davao City. Doon po sa Cebu City, medyo natuwa na po talaga kami noon dahil nakita namin, pati po yung mga netizens natin ngayon, meron po sila na mga participation sa mga impressions po. Mm-hmm. Yung pag-share, pag-like, at pag-video nila. Nakakuha po kami 12 million impressions for Cebu City. Pero when we did it in Davao City, sabi namin, number one na kami sa Twitter niyan, nagawa namin sa Cebu. Eh, tinanong namin kung kaya ng Davao City. Mukhang nagpakitang gilas po ang Davao City noon, ASEC, dahil ang nangyari po, nakaabot po kami ng 133 million impressions. So nakikita po namin na kahit man lang dun sa atin sa social media, may participation na po ang ating mga kababayan. Tama. At hindi lang awareness, kundi talagang yun, combination ng awareness at participation. Kaya napakaganda po ng inyong ginagawa ngayon. Pag-usapan naman po natin dahil panahon na po ng tag-ulan. Opo. Ano po bang update sa flood mitigation para sa panahon ng tag-ulan po? Opo, ang ginagawa po natin yan as part of mitigation, hindi lang po structural. Meron po kasi tayong tinatawag pag mitigation measures po, meron tayong structural and non-structural. Maganda na rin ang mga ordinansa. Ito po yung non-structural measure natin na ginagawa po ng ating mga ating lokal na pamahalaan. May mga panukala na tayo na bawal ang plastic dito, no? Linis ko ang bakuran ko. May mga ganyan na po tayong programa na nakakatulong po, no, sa pag-iwas ng pagbabaha. At para sa panahon po ng tag-ulan, kung mapapansin nyo po, ito pong mga panahon na to, nag-uulan na at nagsisimula na ito. Kaya kailangan po talagang mag-monitor po for weather updates at regular naman po ang ating ahensya na nagbibigay po ng mga babala. Ito po yung severe weather bulletins, general flood advisories, yung mga heavy rainfall warnings natin. Dinapadala na po natin yan. Meron na po din tayo yan sa social media. So ang ginagawa po ng ating mga kababayan ngayon, tututok lamang po para magkaroon sila ng tamang kaalaman at kahandaan sa mga panahon ng pangtag-ulan. Yung pag-uusap po sa flood mitigation o yung para
yung pag ano yung pagtigil ng pagbabaha. Mm-hmm. May improvement po ba na nangyari mula noon at ngayon po? Ngayon po nakita po natin kasi initially itong mahaba-haba kasi po yung panahon na wala tayong pag-uulan masyado. Mm-hmm. Kaya ang nangyari po karamihan sa ating mga lokal na pamahalaan, nag-undertake sila ng mga mitigating measures katulad na rin po yung dredging, yung paglilinis po ng kanal, nagkaroon na rin po tayo, naging aktibo na po yung mga komunidad natin dito at nagkakaroon na rin po tayo ng mga flood control dikes. Mm-hmm. Meron na rin po tayo ng mga tinatawag po natin na flood operating systems na para po para hindi nga po mapigil na yung pagtaas ng tubig. At naging komprehensibo na rin ang pagtingin ng ating napamahalaan sa pangunguna po ng public works and highways. Yung mga pagpaplano po, lalo na po sa urban setting, na dapat yung drainage system maayos. Dahil po early this year, kung maaalala po ninyo, meron po tayong flash flood na nangyari sa Cagayan de Oro City. Isa po ito sa mga insidente na nagbukas sa ating mata na kailangan talaga masusin pinag-aaralan yung drainage system ng isang lugar na nag-uusbungan na po kasi ang mga malls, meron po tayong mga condominiums na nag-uusbungan ngayon, kailangan hindi po natin isasawalang bahala ang pagpaplano ng drainage system. Dahil pag umulan, kailangan may puntahan ito eh. So para po makaiwas tayo sa pagbabaha, nakita po natin over the years, malaki na po ang naging improvement nito. Pag umulan po ngayon, tumaas ang tubig, pag tumigil na rin po alan, humupa na ito. Maraming areas na po dyan ang ngayon, pero marami pa rin din naman po mga lugar na kailangan pa natin pang pagtuunan ng pansin para po maiwasan ang pagbabaha dito. Ayan. So ano po ang may structural at saka non-structural? Opo. Ano nga po uli yung structural na solusyon para sa pagbabaha? Opo, yung mga structural measures yan, ito po yung mga nakikita natin ng mga dike, yung mga tinatawag natin ng mga levees, meron din po mga structural yung iba po para makaiwas sa landslide. Nilalagyan po ng riprap, no, yung tabi po ng mga bundok. Ito po yung tinatawag natin na structural measures. Yung mga non-structural naman po, ito po yung mga pagsunod sa mga building code, yung pagkakaroon po ng ordinansa para makaiwas po tayo sa mga sakuna, lalo na po din sa mga ibang parang pag-upscale, no, ng mga effect sa atin ng pag-uulan gaya ng pagbabaha. At nabanggit nyo kanina, di ba, yung mga plastic ay isa sa mga dahilan ng pagbabaha. Siguro meron din pwedeng contribution ng bawat mamamayan na huwag magtapo ng basura. Tama po ba? Opo, sa kalsada. Opo, kasama din to sa ating programa yung tinatawag natin solid waste management. Mm. Na programa natin na dapat hindi ka nagtatapon kung saan-saan o yung sinasabi nating reduce, reuse, and recycle. Eh, yung segregation po sa inyo din yun. Hindi po. Hindi naman po sa amin yun exactly, pero isa po ito sa mga programa na sumusuporta po sa pag-iwas natin sa mga pagbabaha. Ayan po. So, Ma'am Romina, ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan, mga pagbabago sa inyong departamento, at mga paalala po sa ating mga kababayan para maging handa po sa mga darating na mga sakuna? Opo, ASEC, nagpapasalamat po ang aming ahensya sa pangunguna po ng ating butihing Undersecretary Ricardo Halad. Dahil po itong pagkakataon na po, very timely po, no, ang inyong pong invitasyon dahil magra-wrap up na po tayo ng first ever natin observance ng National Disaster Resilience Month. Dati po kasi, Disaster Consciousness Month po ito. Pero nakita ko po, no, na talagang sinuportahan ito ng ating butihing Pangulo dahil June 28, pinirmahan po niya na maging Disaster Resilience Month na ito dahil hindi na lamang po tayo titigas sa kaalaman. Ang gusto naman po niya at ng ating ahensya, merong konkreto ng hakbangin ng ating bawat mamamayan para makapunta na tayo dun sa ipinapangarap natin na isang Disaster Resilient Filipino Communities. At tuloy po ang ating programa dito dahil ang paniwala nga po ng ating ahensya para sa isang ligtas at panatag ng Pilipinas, kailangan meron po tayong kamangkalaman at kahandaan. Ayan po, maraming salamat po once again, spokesperson ng Office of Civil Defense, Ma'am Romina Marasigan. Sa pagpapatuloy po ng ating SONA summary, tampok din po sa talumpati ng Pangulo ang pagpapatupad sa National Land Use Act at Comprehensive Tax Reform Program. Let's watch this. Also, I am appealing to all our legislators to immediately pass the National Land Use Act or NALUA, to ensure the rational and sustainable use of our land and our physical resources, given the competing needs of food, security, housing, business, and environmental conservation. Ours is a rich country, worth that this country is almost endowed with a gift from God to be utilized
for the welfare and the common good. That is why I say that it is not enough that we mine this wealth. What is more important is that we convert the raw material thereof into finished products for international and local purposes. However, in the extraction and utilization of these resources, extreme care must be exercised, that we do not recklessly and needlessly harm the environment. I sternly warning all mining operations and contractors to refrain from the unbridled and irresponsible destruction of our watersheds, forests, and aquatic resources. I am holding all mining companies and its officials responsible for the full and quick cleanup, restoration, rehabilitation, all areas damaged by mining activities, and the extension of all necessary support to the communities that have suffered mining disastrous effects of their health, livelihood, environment, among others. Ngayon po ay mga kasama natin. Kilalang kilala nyo na ito. Isa sa mga supporters po ni Tatay Digong, Attorney Bruce Rivera. Hello, hello po. Hi, Mocha. Kumusta po sa lahat ng nakikinig ng mga supporters ni President Duterte? Ayan. Pag-usapan naman natin yung SONA. Nagkaroon kayo ng post-review di ba? Post-SONA. Yes, post-analysis ng PTV4. Hotspot. Yeah, status hot. Status hot. Ayan. Wala, yun. iba pala yun. Actually, ginawa lang namin ng ibang kulay, ibang timpla yung status, hindi namin ginawang seryoso masyado. It's part entertainment, part political. So, yun. I hope gusto ng mga taong panoorin. Oo naman, napanood namin yun. Kasama mo doon si Rocky Gonzalez. Si Rocky Gonzalez, si MJ, Cambao Reyes, si Ma'am Cheese, at saka si Francis Manalo. Sans Manalo. Tolentino. MMBA yun dati. Okay, mali. Ayan, of course, si Francis Manalo Santos. Yes po, oo. So, yun. Nakakatuwa. So, sana may, mag-meet kami tomorrow for future details kung anong mangyari. Gano'n, weekly na ba ito? Itong status? Hindi ko pa ma-confirm, pero sabi nila ganun daw siguro. So, hopefully, makakagawa kami ng parang, kasi yung show, yung nangyari doon, parang biglaan na ganun yung format. Pero meron kaming format talaga na formal. Yun po, special occasion lang kasi. So, wala. Unscripted. Sa PTV? Sa PTV4, okay. Hopefully. At may Facebook page din. Oo. Follow us at Status Hot. Yun. Status Hot. Ayun, pag-usapan po natin yung sa SONA, di ba? Sabi ni Senator Riza Ontiveros, ito daw ay akin to open, bad open mic performance. Wala. Actually, ako para sa akin, you can never please them. Kahit naman anong gawin ni President, kahit pa mag-tumbling pa siya doon, kain siya ng apoy, walang mangyayari, hindi sila matutuwa. So for me, you cannot please a person who is already predisposed not to be pleased. So, wala. Hindi ako naapektuhan sa mga sasabihin niya, kahit ano pa. At di ba nga ito yung parang unang pagkakataon na talagang State of the Nation address. At kinausap ni Pangulong Duterte, yung ordinary. Harap-harapan. Oh. Harap-harapang nakikipag-usap siya. Harap-harapan niyang pinapagalitan yung dapat pagalitan. Mm. And you know, that's a constitutional duty ng presidente it's siya, mag-report siya sa Kongreso na, hoy, ito yung bansa natin. Gawan niyo ng paraan kung ano yung pwede yung gawan ng paraan. So, syempre, andun yung mga nagpapahirap sa bansa. Andun yung mga kalaban natin na patuloy pa rin tayong tinitira kahit wala naman tayong, wala ang intentions natin, wala naman tayong masamang intention, pero ganun pa rin. So, he's just pointing it out. And for me, sabi nga ni JPE, ni former Senator Enrile, na, ano pang hahanapin mo? He is telling you the truth. Ano yung katotohanan? Ano yung damdamin niya? Nagmumura siya. What can you get? What do you want from him? Magplastika, di ba? Kumbaga, totoong tao lamang siya. Oo, you know,
Ngayon naman, attorney, no? Maraming nangyari during the SONA. Mm-hmm. Pinuntahan ni Pangulong Duterte yung mga religyista sa labas. Ako, for me, big deal yun. Kasi di ba, dapat isipin nila na ang presidente pwedeng hindi nila puntahan yung mga taong yun kasi uh-oh, alam naman nila yung mga taong yun ayaw sa kanya eh. Uh-oh. You know, he can choose to be with people who like him but he is the president of the Philippines and it includes the people who do not like him. Mm-hmm. Kaya para sa akin napaka big deal yun na natameme sila, 'di ba? Natameme sila and yet some people call him a dictator. Uh-huh. Eh, 'di ba? Eh yung mga tao sa Cotabato na mga gutom na yun, nag-rally, binaril. Tapos tuwid na daan. Pero, di ba, ito si Presidente na nakikipag-usap dun sa mga tao, head on na anong problema. Because I know some of them are connected with the CPP-NPA. Na, di ba, a clear dialogue and it uh-oh shows how great a statesman he is. And, mm-mm, you know, ang ibang tao, iba na may interpretation. So, parang... Anong interpretation? Yung iba nagsasabi, nagtitreaten daw, nagiging bully na daw siya. Yung parang, damn if you do, damn if you don't, di ba? Mm-hmm. So you know, saan sila pre-presto? Saan pre-presto yung presidente ngayon? Parang baliktad naman siya pa yung nagtitreaten. Kumbaga yung seguridad nga niya yung ano. Kaya nga, nakita mo yung... Delikado nung... Nakita ko yung mga mukha ni na Bongo, ni na ano, na yung parang sila mismo, parang na ano sila na, teka, ba't andito to? You know, kasi ano, di ba, may mga banta na ng pag-atake, pero pinilit pa rin ni Tatay Digong na kausapin sila. Pwede kasing may tao may baril dun, pwede siyang diretsuhin, pwede siyang barilin dun. But you know, this is the man that we are, that is leading our country. He will never, you know, shy away from any, you know, sabi ko nga, pardon the words, may bayag, di ba? Talagang malakas ang loob. Yun ang kailangan natin. Oo nga eh. So ano, paano na yung mga nalokong estudyante ni Senator Ontiveros na tinatawag siyang Dotertador? Hindi ba? Alam yun nga yung una nating problemahin. Ako yun ang pakiusap ko sa Department of Education and DepEd at saka CHED na let's change history by actually changing the educational way of, you know, how history books have written our history. Marami kasing mga bagay doon na para sa akin slanted. Like the idea, yung martial law, may mga hindi maganda nangyari sa martial law, but you do not have to demonize the martial law as a power of the president because the president is, you know, it's kung masama yun, bakit dun sa core constitution na ginawa nila, andun pa rin yun. Oo nga, yun nga. Sinasabi nila, no to martial law. But never again. But it's a power that is, so anong kalukuhan yun? Anong katangahan yun? Andun pa rin siya. Andun pa rin yung ano na yan eh, yung provision na yan. Meaning, it is a power because it is needed by the president. And siguro, baka mali yung pagkaka exercise ng iba, but it does not stop, you know, ang mga millennials ngayon, akala na pag martial law, may kamatayan na, may pagkitil na ng human rights, mm-mm, which is not good. Mm-mm. Okay, Attorney Bruce, pag-usapan naman natin yung isang mainit na usapan din, di ba? Dahil imbis na pag-usapan ay yung mga tinalakay noong SONA, umikot sa usapang troll. Mm-hmm. Di ba meron ngang journalist na nagtanong during the press con pagkatapos ng SONA? Actually, ako kasi, nung una, parang, sige, let's let it go. Mm. Kasi, syempre, alam mo naman yung mga tao, yung mga ano. Pero, naglabas kasi sila ng yung University of Cambridge study na dati nalilang nilabas nila ulit. So, ang tawag ko dyan, bad faith. Kasi, tinalakay na yan. And, una sa lahat, wala naman silang proof. Uh-uh. Alam mo yung, pwede kang magsabi na, nagganito, ganyan. And, kung mayroon kang proof, may money trail ba? May umamin ba sa atin na nakatanggap tayo ng pera? Alam kong wala kang natanggap. Alam kong wala akong natanggap. Siyempre, di ba? Mm-hmm. Pero ang point kasi dito is, sinabi na yan dati. Sinagot na yan ng isang camp ni President Duterte. Mm-hmm. And lalabas na naman ulit yan because there is international coverage. Oh. And it's unfair because itong Rappler, they are the ones putting it out. And then, wala silang, they have not even reneged on it. In fact, naging basis siya ng study ng University of Cambridge na may mga paid trolls daw. So, for me, nasasaktan ako kasi parang nabababo yung ginawa nating pagsuporta eh. Parang nagiging, di ba, parang tayo nagsuporta dahil gusto natin. Hindi, dahil mas mahal natin ng bansa natin. Pero pag sasabihin sa yung paid ka, okay na yung troll. Alam ko namang hindi totoo yan eh. In fact, di ba, tinawag tayo ni Winnie na troll. Harap-harapan sa TV, di ba?
yun pa lang, naisip ko, teka, bakit natin tatanggapin yun? Mm-hmm. Diba? So parang ako, sa tingin ko, sige, tanggapin natin si Winnie kasi ignorante siya, hindi niya alam. Wala siya, out of touch with reality siya. Mm-hmm. Pero, because of what Rappler is doing, na continually putting it out there that we are paid trolls, ay, this has to stop kasi bullying na yan eh. Mm-hmm. Tayo mismo, nakaka-feel na tayo ng, you know, parang naliliitan, it diminishes our role, lalo na ikaw, you have 5 million followers, na yung mga followers mo, parang, di ba, it's unfair for us not to stand up for what we believe in, kasi, magiging, di ba, yung mga followers natin sabihin na, eh, wala din naman pala kayong mga bayag na sana, na itakol sila head on, and it has to be said. You know? Merong itong legal basis ba? Itong ginawang, itong ginagawa ng gift wrapper na to? Ako for me ha, let us test the waters of jurisprudence. Kasi syempre, may cybercrime law. Wala masyadong natcha-charge dyan kasi nga, it's number one, difficult to prove. Number two, yung iba, ano lang eh, parang, oh, totoo, parang magti-threaten ka. But anyway, pag later on, sabihin mo sa sarili mo, sige na nga, let's let it go kasi ano, ganun-ganun. But ngayon kasi, ang nakita ko is kailangan natin talagang pagsabihan because naging abuso na eh. Mm-mm. Alam mo yon? Di ba itong sinasabi nilang yung study about trolls na ginawa ng Oxford University daw, di ba? Cambridge. Cambridge. Oo. Ang main source of information niya, Rappler. Ano? Oo. Ang ito yung primary source niya, Rappler news articles. So tapos ibinalita ng Rappler. Oh, yes, of course. So ako, para sa akin, una, dapat sinabi ng Rappler na sila yung source nung article na hindi niya sasabihin na the University of Cambridge came out with a study. And then, dun pala makikita mo sa ilalim, babasahin mo lahat, eh dun uminit ang ulo ko, eh kayo naman pala nagbigay ng information. Ay, di pinagloloko lang pala nitong tao. Yun, panlilin lang. Panlilin lang on the part, hindi naman panlilin lang because, ano, hindi lang nila sinabi na sila pala yun din yung source of information. So, para sa akin, pambubulian sa atin, tayong mga bloggers, kasi may nagsasabi na, paano yun, hindi naman namin minention yung pangalan nyo? Oo, hindi nyo minention yung pangalan nyo, pero yung word na paid trolls, sino ba yung nakikilalang tao na supporters ni Presidente? Si Mocha, si Sasasot, si Tipi, ako, si MJ, kami lahat yun, hindi, kami lahat na nagsusupport kay Duterte, we are the ones bringing the banner, kami yung nakikita nilang paid trolls. So, kahit na nga tayo magkakabili tayo ng sarili nating sasakyan or something, iisipin na naman tayo, ay, nakakotche na naman kasi nagaling sa bayad nung ano, which is nakakasakit kasi nagtatrabaho tayo eh. Tsaka, Tony Bruce, insulto ito eh sa ating mga kapwa DDS dahil sinasabi na binabayaran daw yung mga trolls ni Pangulong Duterte na mag-support, para atakihin yung mga kritiko ni Pangulo At, di ba nga, alam mo naman to, nung panahon ng kampanya, even up to now, yung mga ka-DDS natin, mga OFWs, sila pa yung nagbibigay, naglalabas, nagdo-donate ng mga ballers, Duterte caps, Duterte t-shirts. Ikaw alam mo naman yan, di ba? Nagbumiyay ka ng Hong Kong sa sarili mong gastos. Ako, naggawa ng ballers. Hindi na natin pag-usapan yun kasi ginawa naman natin yun eh. Pero pagsasabihan ka na, binayaran ka para atakihin ang kabila, para guluhin, masakit yun sa atin kasi una, hindi naman tayo ng attack, di ba? Sila nagsimula eh. Tama. Bakit ba binabaliktad nilang istorya? Oo, no? ang nakakainis ngayon, may nagpost ngayon sa Facebook ko, galing, taga-Rappler siya. Tignan nyo lang sa Facebook ko. Hinighlight ko siya kasi sinasabi niya, mahilig kayong manlait. Kayo nagsimula. Teka, sino ba nagsimula ng mga name calling? Di ba kayo? Sino bang nagsimula nung ganun-ganun? Oo, sabihin, nilait po si Mariresa. Hindi ako nilait kay Mariresa, sabi ko, totoo. Pangit siya, totoo yun. Hindi ko sinabing pangit si Pia Ranada. Ang sinabi ko lang, balahura siya. Hindi ako nagsinungaling. Totoo lang, sana maging totoo din kayo. Wala naman kami bilang isang, bilang vloggers, wala naman kaming tinatago. Pero huwag nyo kaming balikta, huwag nyo tayong balikta rin. Kasi yun ang nakaka-insulto sa atin. Kasi paulit-ulit ang ding paid trolls. Para nahihiya tuloy tayo na, for example, si Tipi, sabihin natin, si Tipi, tumanggap siya ng consultative position, kailangan pa niyang explain na, konti lang yung sweldo nito ha, ganito to. And the fact na,
tatanggap kayo ng sweldo, it's not because troll kayo, it's because nagtrabaho kayo. Yun pa lang, nadidiminish na po yung worth natin. Oo, sa totoo lang, dahil sa ginawa na itong Rappler na ito, naalala mo yon yung unang-unang, yung three-part article nila. Oo. Na sinabing propagandista tayo, sinabing ang mga supporters ni Pangulong Duterte online ay mga bots, fake profile, mga troll. Ang dami nilang articles na nilabas doon, di ba? May mga witnesses pa kuno sila. At pinick up ito ng international media. Kaya binansagan tuloy ang lahat ng mga supporters ni Pangulong Duterte na troll. Manufactured noise. Eh, buhay tayo. Nakita nila yan. Buhay tayo. In fact, yung mga tao nila sinasabi nilang nagdadala sa kabila, sa opposition, mas malaki engagement natin sa kaysa kanila. Totoong tao tayo. Mga hindi naman tayo, sino ko sinasabi mga tatalino tayo, pero abogado ako. Maraming abogado sa grupo natin. Ikaw nag-ano kayo, you have a following. Si TP, si Sas, may mga isip yan. Hindi tayo pwedeng tawaging trolls, but paid trolls, doon ako nabwisit. Oo nga eh. Di ba nga sabi nga ni Pangulong Duterte, ang sagot niya, wala siyang troll, meron siyang mga followers. Yun. Followers. So ito, Attorney Bruce, anong pinaplano mong hakbang dito? Nag-status ka sa Facebook na gusto mo nang patulan to. Ano yung gagawin mong mga hakbang? Number one, nag-usap-usap na tayo, di ba? We will, you know, kasi sabi nila, ina-announce ko daw. Which is, hindi ko ina-announce ko anong ifa-file ko. Ay, hindi, syempre, natin sasabihin sa kanila, ano, mag-isip sila kung ano ifa-file natin. Ang sinasabi ko lang, we intend to file. Ang sinasabi ko, ang August 21, sige, dahil favorite niyo na araw yan, gusto niyo yung pagkakabayanihan ng tao na sinusuportaan niyo, dung araw na yun, dun din namin ipapakita yung, you know, because akala nila kasi, tayo ang nananakot. Mm-hmm. Hindi naman tayo gobyerno sa totoo lang eh. Mm-hmm. Tayo mga bloggers, we are just normal individuals na naman nagkaisa. In fact, kung may position ka, you are not doing it because you are an ASEC. You are doing it because you are a blogger. Mm-hmm. That you are a private citizen whose rights have been violated. Mm-hmm. Hindi ito ang presidente na nag-file, na kinasuhan sila. Hindi ito. Mm-hmm. Hindi ito pagkikitil ng freedom of speech. Uh-huh. This is just, civil liberty. Rights natin ito na na-violate. We have been maligned by these people. No, though, tinasabi nilang, hindi naman kami pinapangalanan. Hindi pinapangalanan po. Sino ba ang face ng mga sinasabi niyong supporters ni Duterte, 'di ba si Mocha, 'di ba si Sas, 'di ba ako, 'di ba kaming lahat. So, sino ang naaano niya, naaapektuhan? Kami minsan sometimes maiisip natin nahihiya na nga tayong kahit sabihin natin, 'di ba? Alam niyo naman eh, pag iniimbita tayo sa isang lugar, mahihiya tayong pwede bang kasi hindi naman pwedeng pupunta tayo doon na magpapabay kahit na nga pamasahe doon sa trip, mahihiya tayong ihingi kasi nga baka sabihin ng ibang tao, nagpalit busy tayo, may tumili na nakuha, ang dami nilang sinabi, na parang binayaran tayo, bayad tayo. So, you know, this has to stop. And siguro, sinasabi natin, social media lang tayo, di ba? Dati, alam mo yun, minamaliit tayo, pagka-appoint mo ng gato, minaliit ka, ang daming sinabi. So ako, naisip ko, sige, dahil ayaw niyong makinig sa ano, kasi self-regulation ang mainstream media, okay, let us try if social media will actually tell mainstream media, teka, klaruhin yung mga ginagawa nyo kasi nasasaktan kami. Tayo nasasaktan eh. Dapat mag-react na talaga tayo. And, you know, as God is my witness, I will pursue this case. Ayan po, ayan mga ka-DDS, mga kababayan. Kung kayo po ay sang-ayon dito sa kaso na isasampa ni Attorney Bruce Rivera. At for the record, hindi pa nila alam ha. Wala tayong sinabi kung ano ipa-file natin, di ba? Wala pa. O, complaint. Pwede natin lang sila ipakulam. Walang problema yan. Kung gusto niyo ipakulam itong gift wrapper na ito, pusuan niyo na po itong ating episode na ito. At meron tayong event sa Davao? Parang Thanksgiving ba ito? It can be said now, ang tagal na namin kasing plinano to, yung mga OFW, global OFW sa iba't ibang lugar sa mundo, kasama ng sa UK, sa Great Britain, sa Australia, sa Middle East, sa Japan, sila. Pupunta sila dito ng In Time for the Kadayawan Festival. Wow. So, nag-usap-usap na po kahapon ang kasama yung owner ng Crocodile Park and the other key members. Last year kasi nagkaroon ng One Nation, One Love celebration nung Thanksgiving for President Duterte. Uulitin po natin yon ngayong August 12 sa Crocodile Farm. Pero ang theme po natin is just pure gratitude, a global event na parang ang mga Pilipino magpapasalamat kay President. So,
Buong araw po yan, from, siguro from 1 in the afternoon, magsisimula na ka magpapapasok ng tao. It's going, the format is just, walang ranting, wala tayong, hindi tayo mag, hindi natin aawayin yung mga kalaban. It's just, it's a positive event. Like, we will talk, it's all pure President Duterte. August 12. August 12 po yan. Yan. So, marami pong taga-OF, mga OFW groups sa buong Pilipinas, sa buong mundo na pupunta doon, magpapadala ng representatives, para makipag join sa celebration. Marami po kaming hinanda. It's going to be all PRD. So sana po makita nila, at kung mako-cover ng PTV 4, di makikita din ng mga taong bayan. At welcome kahit sino pumunta ron. Oo naman. Hindi welcome. Tulad ng look at me. Mamaya welcome tapos mamaya. Diba? Welcome lahat po ng pupunta. Siyempre, ano yan. Alam naman natin na may martial law sa Mindanao, so kailangan natin munang i-ano. So don't worry about the safety. We have been coordinating with the AFP and the PNP with regard to that. Okay. So we will you know, secure the area. So ang kailangan lang is ano, andun kayo. Andun yung mga tao na kung gusto niyong pasalamatan ng presidente, kasi all the time palagi tayong nagsasaya, ang inaano natin yung kalaban, yung pinapasikat natin sa ano, sa sigaw, sa ganon. This time po, pasalamat lang talaga. Yung thank you po. Kasi itong taong to, kailangan natin pasalamatan. Kasi guguluhin natin yung kanyang buhay na dapat nakaretire na siya ngayon, natutulog na siya dapat ng maaga, hindi na siya nang paikot-ikot ng mundo. But, this is a part of his life that he can never get back. And he's trying to do his job. Ako, sabi ko nga he does not even have to thank me, but I have to thank him. It's my duty to thank him because, you know, he made the country better. Ano nga ulit tawag sa event na ito? One love, one nation, to the global Thanksgiving. Ayan po, one love, one nation, the global Thanksgiving. Two, kasi may una eh. One love, one nation, two. To the global Thanksgiving. August 12. August 12 po at the Crocodile Park in Davao City. We will start at around siguro mga 1 or 2, the gates will be open, and then siguro may mga magsusimula yung kantahan sa yawon mga 4 o'clock, and then my event proper is at 6, and then it will end until 9 or 10. Ayan po. So yun. Kita-kita po tayo doon. Maraming salamat, Attorney Bruce. Thank you po. Thank you. Isa sa naging usap-usapan matapos ang ikalawang SONA ng Pangulo, ang panawagan sa Estados Unidos na ibalik ang Balangiga Church Bells sa Pilipinas. Ano nga ba ang istorya sa likod nito? Ayon sa inilabas na artikulo na isinulat ni Professor Rolando O. Borinaga, Vintage View, The Balangiga Incident and Its Aftermath, kalagitnaan ng American occupation noong August 11, 1901, nang dumating ang Company C ng 9th U.S. Infantry Regiment sa Balangiga, isang coastal community sa isla ng Samar. Sa unang buwan ng kanilang paglagi, naging maayos naman ang pagtrato ng mga kano sa mga Pilipino. Nakunan pa nga ng larawan na nakikilahok sila sa isang sabong. Isa rin sa mga naging friendly activities nila ang pag-inom ng tuba at paglalaro ng arnis. Ngunit isang insidente ang nagbago sa maayos sanang relasyon ng mga taga-Balangiga at ng mga Amerikanong sundalo. Ika-22 ng buwan ng Setyembre nang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Ito'y matapos bastusin at molestyahin ng mga lasing na sundalong Amerikano ang isang babae na pinagtanggol ng dalawang kapatid niyang lalaki. Nauwi ang insidente sa suntukan at basag na mukha ng mga sundalong Amerikano. Dahil dito, naging mahigpit ang mga Amerikano sa mga taga-Balangiga, lalo na sa mga kalalakihan. Umabot sa 143 kalalakihan ang ikinulong at pinagkasya sa dalawang maliliit na tent na walang pagkain. Dito na nagalit ang mga taga-Balangiga at nagsimula ang planong pag-aklas laban sa mga sundalong Amerikano. Pinagplanuhan ito ni Valeriano Abanador, ang local chief of police ng Balangiga. Pero bago ang kanilang pag-atake, inilikas ng mga taga-Balangiga ang mga kababaihan at mga bata ng hating gabi. Nagdamit naman ng pambabae ang mga lalaki para linlangin ang mga Amerikanong sundalo.
Umaga ng Setyembre a 28, sinimulan ang pag-atake ng grupo at ang Balangiga Bells ang nagsilbing hudyat nito. Mula sa 78 na sundalong Amerikano, 48 ang nasawi habang 26 naman ang mga sugatan. Naging malaking insulto ito sa mga Amerikanong nailathala pa sa pahayagan sa Estados Unidos. Sa utos ni Major General Adna R. Chaff, ipinatupad ang bayonet rule. Anya, in no unmistakable terms, the most stern measures to pacify Samar. At dahil dito, iniutos ni Brigadier General Jacob Howling Jake Smith ang pagpatay sa mga Balangiga. Sabi niya, "I want no prisoners. I wish you to kill and burn. And the more you burn and kill, the better it will please me." At dito nga naganap ang pagmassacre sa mga taga-Balangiga. Mula sa edad na 10 taon pataas ang pinagbabaril at sinunog ng mga Amerikano. Sa lumabas na bilang ng isang British writer, umaabot sa 2,500 ang namatay na Pilipino. Pero sa mga Filipino historians, umabot sa 50,000 ang bilang. Ang Balangiga Bells ang nagsilbing tropeyo ng mga Amerikano matapos ang karumal-dumal na krimen. Ngayon, dalawa sa Balangiga Bells ay nakadisplay sa Warren Air Force Base sa Wyoming sa Amerika, habang ang isa ay nakadisplay sa isang museo sa Camp Hovey sa Tongducheon, South Korea. At sa naganap nga na ikalawang SONA ng Pangulo, mariin siyang nanawagan na ibalik muli sa Pilipinas ang Balangiga Bells. Give us back those Balangiga Bells. They are ours. They belong to the Philippines. They are part of our national heritage. Isauli naman ninyo, masakit yun sa amin. Bago po tayo magtapos, alamin natin ang iba pang aktibidades ni Pangulong Duterte nitong nakaraang linggo. Ito ang Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. July 20, Webes, sa ikatlong pagtangka, napagtagumpayan din ni Pangulong Duterte na mapasok ang Marawi at personal na nakita ang pinsalang idinulot ng laban ng gobyerno kontra sa Maute Group. Binisita ng Pangulo ang Haribon Brigade sa Campo Ranao sa Marawi City. Today, ayaw nila, kung sabi ko, I attempted twice to visit you dito sa Marawi talaga. I had to be there. Nagbisita talaga ako kasi gusto kong malaman ninyo na isa lang tayo. Your life is not less important than mine. Dinalaw at pinuri ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga sugatang miyembro ng Presidential Security Group na nakasagupa ng New People's Army kasunod ng pananambang sa mga ito sa North Cotabato noong July 19. Pinarangalan niya ang mga ito ng medalya, baril at binigyan ng tulong pinansyal. July 21, Biyernes. Dumalo si Pangulong Duterte sa Davao Investment Conference 2017 na ginanap sa Lanang, Davao City. July 24, Lunes, inilatag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino ang kanyang ikalawang State of the Nation Address. Tinalakay niya rito ang mga nagawa ng administrasyon sa isang taon niyang panunungkulan at tinalakay ang iba pang isyu sa bansa. Pagkatapos ng SONA, pinuntahan at kinausap ng Pangulo ang mga nagpoprotesta sa labas ng batasang pambansa. Yung Marcelo, may tatapusin lang ako para sa lahat. Hindi yan forever. Maghintay lang kayo. Hindi ako may-ari ng pera ng Pilipinas ang tao. Ginagawa ko lang talaga ang paraan para maligayahan ang lahat. Para kayo. Para sa tao.
Kung nakinig kayo sa speech, hindi ako presidente para sa mga mayaman. July 25, Martes. Hiwalay na nag-courtesy call kay Pangulong Duterte, si Chinese Foreign Minister Wang Yi at si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhide Ishikawa. Nag-farewell call naman sa Pangulo sina Italian Ambassador Massimo Rossigno, United Kingdom Ambassador Asif Ahmad, at Belgian Ambassador Roland van Remortel. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang oath-taking ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated at sinaksihan ang ceremonial turnover ng 300 units ng two-classroom school building mula sa organisasyon. Nakiramay ang Pangulo sa pamilya ng mga nasawing sundalo dulot ng kaguluhan sa Marawi sa isang seremonya sa Malacañang. Pinasalamatan ng Pangulo ang pribadong sektor na nagbibigay tulong pinansyal sa mga pamilya. I would like to extend my sincerest condolences to the families of our troops who perished fighting for the liberation of Marawi. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. At dito po muna magtatapos ang ating programa. Sana po ay naliwanagan tayong lahat tungkol sa mga proyekto at iba pang adhikain na handog ng pamahalaang Duterte para sa ating lahat. Nais din po nating pasalamatan ang PCOO, RTVM at Radio Pilipinas. Para po sa ibang impormasyon, patuloy niyo po kaming sundan sa PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. Sa susunod po uli na podcast natin, maraming salamat. Happy Sunday! Mula sa palasyo, straight from the palace, two of the most trusted DDS voices have joined forces para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive behind the scenes, exclusive behind the scenes, programang para sa masa, ang DDS Podcast.